kashesmoza. So for today's vlog, i-share ko sa inyo ang aking makeup brushes. So this makeup brushes is from SNOE, and i-explain ko sa inyo yung description niya doon sa makeup brush set. Also, yung sasabihin ko sa inyo na use ng isang brush ay hindi porket sinabi ko sa inyo na yun yung use niya, ayun lang siya. Bali, depende pa rin sa inyo kung saan kayo mas gamay or saan kayo mas madadalian sa paggamit sa kanya. Siya. So, nabili ko siya sa SM for 3,999 or 4,000 pesos. So, open natin siya. So, eto siya. Feeling ko, worth it naman yung pagbili ko kasi sobrang ganda na trend niya and ng bristles niya. Hindi nalalagas. Ayan. So, I love pink. Bali, i-share ko sa inyo yung description niya sa set. Kung ano yung mga uses ng brushes dito sa set na to. So, stay tuned and don't forget to subscribe. So, mag-start tayo sa fan brush. Ito. Yung SNOE, makikita nyo, sobrang lambot ng bristles niya, sobrang lambot ng strands niya. Bali, itong fan brush, ito, ang use niya dito sa set na to, pang blend ng mga powder, tsaka pang even out ng mga makeup na nilagay natin. Yan. Tapos, pwede rin siyang pang clear na mga fallout. Ayan. Diba pag nag-eyeshadow ka, tapos pag hindi mo na ganyan, makeup vlogger, ayan. Linisin mo yung mga kalat mo ngayon. Pero masyado siyang makapal eh. Kaya mabilis siya mawalis. Ayan. Tapos, pwede rin siyang pang highlight. Ayan. Pag gusto mong tapos ka na agad, oh, pak, tapos ka na agad. Tapos, another tip, kapag matutulog ka, di ba mag-moisturize ka, para hindi ka na mahirapan mag-apply ng moisturize gamit ang kamay, i-dip mo ako kunin mo yung moisturizer mo. I-dip mo to ngayon. Tapos, ganyanin mo, oh. Full coverage, saglit lang, oh, di ba? Oh, agad, oh. Tapos, pwede rin pala siya pantanggal ng mga sobrang powder sa leeg. Ayan. Tapos, pwede mo rin siya gawing pamaypay. So, that's it for the blending fan brush. Next is the blending complexion brush. Ang use naman ng blending complexion brush dito sa set na to ay ang pang set ng mga powder foundation. Yan. So, hindi, pag sinabi ko pang set siya, hindi pwedeng pang set lang siya. Kung gusto mo siyang gamitin pang blush, o gamitin mo. Walang pumipigil sa'yo. So, ayan, pang set siya ng powder foundation dito sa set na to. So, ayan ang blending complexion brush. Makapal siya, ha? Ayan, makapal siya. Maganda siya. Next is the flat top brush. Ayan, kaya siya tinawag na flat top brush. Flat yung top niya, tapos makapal din siya. Ito, maganda to, pang full cover na mga hindi natin na-cover noong unang application natin. Para mag-focus tayo dun sa area na yon. Magkumuha tayo ng foundation, mga cream foundation, tapos itap-tap lang natin para ma-full cover siya. I-blend-blend natin. Ito, pang-blend din to ng mga foundation. Kung gusto mo, pang-contour din siya. Ayan. Ito yung parang kabuki brush na tinatawag nila. Ayan. Sobrang lambot ng SNOE sa face, mga sis. Sobrang lambot niya sa face. Sobrang worth it yung pera. Ayan. So, that's it for the flat top brush. Next is the rounded powder brush. Ito, rounded siya. Tapos, kumpara sa blending complexion brush, mas buhaghag siya kasi pang-apply siya ng loose powder. Ayan. Pang-apply natin siya ng loose powder. Tapos, sobrang pwede rin siya pang-apply ng mga blush on. Lungingiti ka. Yun. So, ayun yung use ng rounded powder brush. Tapos, next is the bronzer brush. Ito. Bronzer brush, panglagay siya ng extra glow. Yan, pang-highlight din siya. Pang-extra glow sa face natin kapag hindi na tayo glowy. Pang mga glow. So, compared naman sa iba, itong bronzer brush, para siyang pinaliit na kabuki brush. Ayan. Hindi lang talaga siya flat. Sana all. Ayan. Ayan yung bronzer brush. So, next is the rounded blush brush. Ang use naman ng rounded blush brush, para siyang pinaliit na powder brush, ayan, parehas lang rounded. Pero itong blush brush, medyo maliit siya para ma-highlight niya yung top ng cheeks natin, ayan. Tapos pwede rin siya pang-apply ng blush on. Foundation ka ng foundation. Yan. Pang-apply ng blush on or ng bronzer or ng
Pwede siya pang highlight, kaso masyado siyang kalat. Hindi mo ma-focus yung area na gusto mong i-highlight. So, that's it for the rounded blush brush. So, next is the slanted contouring brush. Kaya siya tinawag na slanted contouring brush kasi slanted siya, mga sis. Tapos, pang-contour siya. Yan. Diba? Parang adik. Tapos, pwede siya pang nose line kasi masyado siyang makapal. So, hanggang dito yung nose line mo, sis. Oh. Nose. Tapos, eto, sobrang ganda niya pang contour kasi susunod yung angle niya sa face mo. Oh, diba? Pang panga. Tapos, dito, maganda siya dito sa gilid. Saktong-sakto, hindi matatamaan yung kilay mo kumpara sa ibang brushes. O, diba? Walis ang kilay mo dito, sis. Walis na walis. Eto, maganda siya dito sa gilid, pang contour. Kung gusto mo sa jawline contour ka, eh, no? Susunod lang siya sa angle ng face mo. Tapos, pwede rin siya pang nose line kapag gamay nyo na para light lang application. So, that's it for the slanted contouring brush. So, next is the foundation brush. Etong foundation brush, pang-apply siya ng cream or liquid foundation. Tapos, flat siya para ma-apply natin ng maayos sa face natin. Pang-dense application siya. Yan. Pwede rin siyang pang-apply ng mga cream contour. Ayan, para isang ganyan lang. Mag-slide din naman siya sa face natin. Ayan, pang-apply siya dyan. Ganyan. Gusto mo. Ayan. So, that's it for the foundation brush. Next is the pointed brush. Itong pointed brush, pang-abot to ng mga hindi kayang abutin ng mga malalaki mong brushes. Kasi matutusok ka, sis. Ayan, bulagat ka dyan, oh. Eto, pang-highlight sa mga corner ng eyes natin. Or sa mga hindi natin maabot, pwede rin siya dito kung gusto mo. Pero eto, best to dito sa mga pointed areas na hindi natin kayang gamitan ng mga malalaking brushes kasi matutusok yung mata natin. So, that's it for the pointed brush. Next is the contour brush. Eto, parang nga siyang pang dito lang talaga din eh. Dito sa mga C-shape area sa face natin. Ayan. Or sa crease. Yan. Doon sa paletter C na lubog sa mata natin. Yun yung crease. Ayan. Crease cutting ka ngayon. Diba ang cute niya? Kasi letter C siya. Diba? Crease ah. Pak. Ayan. Yun yung use niya. Contour brush. So, next is the crease or brow brush. Itong crease or brow brush, round siya. Tapos, angle din siya. Best siya sa pang nose line. Dito, sis. Oh, tapos, kakaagad. Isang lagay lang. Tapos, susunod din siya sa hagod dito sa ilalim ng brow. Kaya nga siya crease or brow brush. Dito din sa crease. O, diba? Sige. Dito, pwede rin siya sa crease. Yan. Sunod siya sa angle ng brow mo. Ng kilay mo, susunod siya dyan sa angle. Kasi kaya siya naka-angle. Pang dito siya. Pang lagay ng mga eyeshadow, highlighter. Yung gusto, pag gusto mo, paangatin yung kilay mo. Para ma-emphasize siya. Ayan. Kaya siya crease or brow brush. Ayan, sure niya. So, next is the fan brush. Itong fan brush na to, pang clear out to ng mga excess eyeshadow, mga fallout ng eyeshadow natin. Mas maliit siya kumpara dito sa nanay niya na palaban. Ayan. Kasi masyado tong malambot. Mas masarap to pantanggal ng fallout. Kumpara dito, baka matusok na rin kasi tayo rito. Ayan. Pwede rin siya pang highlight. Diba? Mas best sa pang highlight kasi maliit. Makukuha mo yung area na gusto mo. Ayan. So, that's it for the fan brush. Next is the eyeshadow blending brush. Ito, actually, pwede nga rin itong sa mga pointed areas eh, kasi pointed yung dulo niya. Pero ito, pang-blend siya ng eyeshadow. Pero ako, may ginagamit din akong pang-blend ng eyeshadow. Iba nga lang yung brand niya. Mas maganda yon kasi medyo buhag-hag siya. Tapos, nabe-blend niya talaga yung eyeshadow. So, that's it for the eyeshadow blending brush. Next is the all-over eyeshadow brush. Ito, para siyang pinamicro na foundation brush kasi, ayan, flat siya. Sakit. Flat siya para makapag-apply ng base or ng primer sa eyelids natin bago tayo mag-eyeshadow. Ayan. Kung gusto mo. Para mapahira niya mabuti yung part ng mata natin. Ayan. So, that's it for the all-over eyeshadow brush. Next is the concealer brush. Ito.
Concealer brush, kumpara sa foundation brush, mas maliit siya. Mas makukuha niya yung area na gusto mong lagyan ng concealer. Ayan. Diba? Mas maganda to. Kaya et, yung set na to, kaya may kanya-kanya silang description. Kasi may disadvantage at may advantages din sila sa bawat area. Bali, eto, disadvantage nito kapag gagamitin mo siya sa foundation, masyadong maraming beses. Hindi katulad nito, pag sa foundation, saglit lang. Tapos sa concealer naman, eto, hindi mo ma-emphasize yung area na gusto mo lagyan ng concealer. Diba? Kumpara naman dito, pang concealer lang talaga siya. Pero ito, pwede nyo rin siyang gamitin sa ibang area ha. Pwede yung sa eyeshadow. Pero depende nga yun sa technique nyo. Kasi may disadvantage at advantages din naman siya. So, ito na yung pang 16, yung eyeshadow brush. Bali, ito, yung eyeshadow brush, mas flat lang siya compared sa all-over eyeshadow brush. Ito, ipapakita ko yung all-over eyeshadow brush. Makikita nyo, yung all-over eyeshadow brush, mas mahaba. And yung eyeshadow brush, mas flat siya. Pero, halos same lang din naman sila ng function. Ayun. So, next. So, next is the smudge brush. So, yung smudge brush, ayan, medyo punggok siya na, na brush. Kasi, pangkalat siya. Example, naglagay ka dito ng eyeliner gamit ang pencil. Kung gusto mo siyang ikalat, parang messy look pang mga pang K-drama, yan, gamitan mo siya ng smudge brush. Or pwede rin siyang pang smoky dito sa eyeshadow natin, yan. Pang intense. So, that's the use of smudge brush. So, next is the rounded smudge brush. Kung may flat smudge brush, may rounded smudge brush. Ito ang use naman ito, pang intense eyeliner ng pang-intense na kalat ng eyeliner natin. Para isang ganyanan lang, oh. Tapos yung parang medyo kalat dito. Yung parang kay Junji yun sa K-drama. Diba? Ganda nun. Yan. Ayun yung use ng rounded smudge brush. Pang-intense highlight. Pang-intense ng na-smudging na siya. So, next is the lip brush. Ayan, flat lang din siya kasi para mag-glide lang din siya sa lips natin. Ayan. Diba? Mas maganda din to gamitin kasi makakocover niya lahat yung buong lips natin. Lalo na sa mga cream na lipstick. So, that's it for the lip brush. Next is the angled eyeliner or brow brush. Ito! Ang favorite nating lahat. Pwede kasi itong panglagay ng kilay. Yan, dyan. Tapos, pwede rin siyang panglagay ng eyeliner. Pang magwi-wing eyeliner ka. Yan. Ayun yung use niya. So, next is the fine tip brush. Ito naman, yung panglagay talaga natin ng eyeliner kapag mga one-liner lang. Yan, dito. Yan, dyan kasi. Isa ka lang. Nag-iisa ka lang. Ayan, fine tip brush, panglagay ng eyeliner. Kung gusto mo, maglagay ka ng design sa face mo, gamit to. Diba? Wala naman pipigil sa'yo. So, next is the small fan brush. Ito. Ito, mas maganda siya pang add ng mga powder. Kung mag-add na lang tayo ng konti o kaya konting highlight kasi sobrang nipis na niya. Kumpara dito sa fan brush na natural size, normal size, tapos dito sa nanay nila, diba? Ito. Ayun, so for the small fan brush, pang add siya ng mga powder o highlight. Yan. Pag mag-add ka na lang. Kasi pag siya yung panguna. Pero pwede naman. Pwede nga sa atin. So, that's it for the small fan brush. Last but not the least, the spool. Yung favorite natin ng mga kilay's life. Ayan, pag tinignan mo siya, para siyang pang dinis ng dede ng baby. Pero itong spool na to ay pang suklay siya ng mga kilay natin. Yan. Tapos, kung nagkilay ka, naglagay ka ng pencil, ito yung pang, or kahit anong pang kilay, pwede siya, ito yung pang combine para magsama yung pencil, yung pinangkilay mo, tapos yung hair, yung kilay natin. Para mag-combine sila, pag para magmukhang natural. Ayun yung use ng spool. Tapos, another technique, pag nagkikilay tayo, para nalaman natin kung saan yung dulo, pag-connectin nyo ito, ito, tsaka, ayun, itong dalawa, tapos maglagay kayo ng excess na line. Ayan, tulad yan. Ayun, dun yung dulo mo ngayon, sis. O, diba, check natin yung kabila. Bazook! Bazook na bazook? So, ayun. So, that's it for my 23 pieces makeup brush set from SNOE. So, thank you for watching. Don't forget to subscribe.